everybody. This is MJ the Sailor. How are you all? Kamusta, kamusta, kamusta mga ka-sailor? At nagbabalik si MJ the Sailor. For today's video, ang topic po natin, bagong new protocol for OFW po. Ito po ay effective February 1, 2021. Pero teka, magpapasalamat po muna ako sa ating mga bagong subscriber at sa patuloy na naniniwala at tumatangkilik kay MJ the Sailor. At sa mga bago po dyan dito sa channel na ito, baka naman, pakiclick na po ang red subscribe button dyan sa baba para kayo'y laging updated sa mga bagong video. Para sa mga bago dito sa channel, this channel aims to enlighten, inspire, inform, or entertain and to educate, empower, and inspire seafarer, lalo-lalo na po yung mga aspiring seafarer at future seafarer na kagaya po natin. Ano nga ba mga ka-sailor ang pinagkaiba nung old protocol at ng new protocol ngayon? Tingnan natin ha. Unahin natin ang old protocol. Now, pagdating mo sa airport, kakunan ka ng swab test sa airport, pupunta ka sa quarantine facility, mag-aantay ka ng 1 day or 2 days, paglabas ng result mo negative, makakauwi ka na. This one, ano naman mga ka-sailor itong bagong protocol na to? Pagbaba nyo ng airport, diretso po kayo sa quarantine facility, maghihintay po ng 5 days. Tsaka po kayo kukunan ng swab at tsaka po kayo maghihintay ng 1 day or 2 days maximum para po sa result nyo. Ano sa tingin nyo mga ka-sailor? Good news ba to o bad news para sa mga returning OFW ngayon starting February 1st? Alright mga ka-sailor, ituloy na nga natin ito at huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ito po ay ayon sa Resolution Number 96 dated January 26, 2021. Lahat po ng darating or arriving travelers sa Pilipinas simula February 1, 2021 ay idiretso na agad sa mga aprobadong quarantine facility. Tama po ang dinig nyo, diretso po sa aprobadong quarantine facility. Ang tanong, pero bakit diretso na sa quarantine facility? Sabihin na natin before, prior to your departure, ay negative ang iyong mga lab result, PCR test. However, during nung travel mo, and then probably may mga connecting flight ka, kung ikaw ay na-expose at dumiretso ka sa quarantine facility, hindi kaya mas malaki ang abala at ang mga contact noon? Ano sa tingin mo mga ka-sailor? Bakit nga kaya gagawin na pag-uwi mo ng Pilipinas from the airport, ihahatid kayo from airport to the quarantine facility? Pero syempre malamang, prior to your arrival, meron pa rin kayong mga form na pipilapan gaya ng E-CIF form ng Red Cross o ng Trace App para kayo pa rin ay mga mamonitor bukod dun sa mga declaration form paglapag nyo ng Pilipinas. Ano po? Pero yun nga po, instead po na meron po kayong swab testing doon mismo sa airport, kayo po ay idediretso sa mga quarantine facility at doon po ay mag-aantay kayo ng inyong 5 days bago kunan ng inyong swab test. Pupuntahan po kayo mismo ng mga Philippine Coast Guard at ng mga nurse na kukuha ng swab. Mga ka-sailor, paano nga ba ako malalaman kung naka 5 days ka na sa quarantine facility? So, once na nag-arrive ka, halimbawa, since ang effective po nito ay February 1st, so dumating ka ng February 1st, yun po ay day 0. Ang effectivity po ng yung day 1 ay the next day. Ito po ay February 2, yun po ang yung day 1. So, ang yung pong day 5, at kung kailan ka kukunan ng inang swab test ay sa February 6 po. So medyo matatagal lang ka po sa quarantine facility ngayon unlike before. Sa isang banda,
Since ito po'y patungkol sa mga returning OFW, kung tutuwisin, hindi po kayo mag-aalala dahil ito po ay sagot ng gobyerno. Sagot po ng gobyerno ang inyong hotel, pagkain, tubig, swab test at ang inyong transport pauwi sa inyong mga pamilya. And moving forward mga ka-sailor, at kapag lumabas na nga ang inyong swab test result at negative po, no? After po nung inyong 5 days, so maybe 6 or 7 days lumabas po ang inyong result at negative, makakauwi na po kayo. And then mga ka-sailor, lumabas na nga ang result ng swab test negative at ito na nga, pauwi ka na nga. At huwag ka pa rin mag-alala mga ka-sailor, dahil OFW ka, sagot pa rin ng gobyerno ang iyong ticket, lalo na kung ikaw ay pauwi sa Visayas and Mindanao. Sagot ng gobyerno ang iyong ticket, pauwi sa iyong probinsya. At kung ikaw naman ay baylan, yung mga baylan naman po, dadalin po dun sa PITX, meron pong mga OWA bus na offer ng OWA at ng DOTR buses po doon, at idadraft off po kayo sa malapit sa inyong lugar. At kayo nga po ay nakauwi na matiwasay sa inyong mga tahanan, ang inyong local government naman po ay ang magde-decide kung kayo po ay magkailangan pang mag-undergo ng 14-day quarantine or sa bahay nyo na lang po tatapusin yung natitirang araw para sa 14-day quarantine. Halimbawa po kayo nakapag 7 days na po sa Maynila, so yung remaining 7 days po ay gagawin nyo na lang po sa home quarantine. Ito po ay exclusive para sa mga returning OFW. Sponsor po to ng gobyerno, kaya wala po kayong iintindihin. Mga ka-sailor, klaro po ba tayo doon? Siyempre, meron pa rin pong exemption to the rule. Kung halimbawa po, ang returning OFW ay nakitaan ng sintomas ng COVID-19 prior po doon sa kanyang panglimang araw, siya po ay kukunan na po ng swab test kahit wala pa pong limang araw dahil sa nakita mga sintomas ng COVID-19. Ang sumatotal po, ganun pa rin po ang procedure. Lahat po ng darating dito sa Pilipinas na OFW, kailangan pa rin pong mag-fill up nung E-CIF form sa Red Cross, ng trace up at ng kung ano-ano mga form na dapat fill upan declaration. Ano po? Magdala na inyong sarili extra ball pen just in case mawala isa, meron kayo para sa inyong convenient. At mahabang pasensya. Ayan mga ka-sailor, ayan po ang bagong protocol para sa mga pauwing OFW. Mga ka-sailor, kung nakatulong at nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, paki-click ang like button. At kung bago kayo sa aking channel, make sure na mag-subscribe kayo para laging updated sa mga bagong videos natin. Mga ka-sailor, kung kayo ay may comment, suggestion o question, paki-comment na lang po down below at sasagutin po natin yan. I'll see you on my next video. This is MJ the Sailor. Bye-bye!